Ang mga katagang walang ina ang kayang tiisin ang kanilang anak ay hindi na bago sa ating pandinig. Kaya kung minsan, tila ito ay nagbibigay indikasyon at katanungan. Paano naman ang ating mga ama? Kaya ba nila tayong tiisin? Marahil iba-iba tayo ng kasagutan. Pero sa ating kwento ngayong araw, isang ama naman ang magpapatunay ng kanyang wagas na pag-ibig sa kanyang anak at kanyang asawa. Kwento ito ng sakripisyo ng isang ama para sa kanyang anak at asawa na parehong tinamaan ng cancer. Sa ikalawang bahagi ng ating programa, ating matutunghayan ang kagitingan ng ama na si Philip Richard Bujongan. Ama, nagagawin ang lahat para lamang sa kaligtasan ng kanyang mga mahal sa buhay. Muli na naman tayong bibigyan ng inspirasyon at pag-asa sa buhay mula sa kwentong ibabahagi namin sa inyo ngayong araw. Tunay na ang pagkakaroon ng positibong pananaw sa buhay ay napakalaking bagay upang malagpasan ang mga pagsubok na kinakaharap. Magandang araw pong muli sa inyong lahat. Sama-sama po nating pakinggan ang kwento sa kabila ng pagsubok na kinakaharap ni Philip Richard Bujongan sa pagkakaroon ng cancer ng kanyang mag-ina. Ating alamin kung hanggang saan nga ba ang kaya niyang gawin para mailigtas ang kanyang mag-ina. Muli, ako po si Mitch Desunya at ito po ang This Is My Story. So, matagal ka nang nag-host sa mga events? Yes, actually, Mitch, kahit nung nag-aaral pa lang ako, when some of my friends knew na I'm into hosting, siyempre, nagsimula tayo sa mga friends at friends, no? Yung mga nagtitiwala sa atin. Mm-hmm. So, nagsimula tayo sa mga pa-birthday, sa debut, so hanggang sa na-refer na na-refer. And then, yun, nagtuloy-tuloy na din. Pero hindi pa siya, I couldn't really say that time na into pro na ako kasi wala akong proper training eh. Bago pa mapunta sa larangan ng medisina, nauna nang pinangarap ni Philip na makilala sa larangan ng public speaking. Ngayon ay isa siyang optometrist o doktor na nangangalaga sa mga mata. Tuwing weekends naman, tumatanggap ito ng mga hosting gig. Habang siya ay aking kapanayam, kapansin-pansin ang galing ni Philip sa pananalita. Good. You are a doctor. I am an optometrist by profession. Optometrist by profession. Yes. You are practicing it. For now, I am part of a company who's into distribution pagdating sa lenses and pagdating also sa eye drops natin. So yun yung... Oh, so parang mga eye care. Ganon. Yes, an eye care and tayo. Mga salamin din. Correct, correct. Nag-virtual hosting ka rin. Yes, I did. I did. Oo. It was different lang for me pagdating sa experience na yun. Kasi, di ba, usually if you're in an event, ang hugot ng energy mo would also be coming from your audience. Mm-hmm. But dun kasi, you're all alone talking to this camera. Mm-hmm. You have to pour out all your energy. Ito, tipong isip ko, oh my God, saan kukuha ng energy nito? Mm-hmm. But, of course, no, ini-imagine ko na lang na... So, where do you really get your energy? Sa passion, sa drive siguro. Okay. Kasi syempre pagod ka sa regular work mo. And then you have the hosting pa. Yes. Diba? You seem like a very happy person. Thank you. Ano nagpapasaya sa'yo? Family. Okay. Family and our faith. Hindi rin maipagkakaila na sa aming pag-uusap ay nag-uumapaw ang napaka-positibong pananaw niya sa buhay. Lahat ng ito ay dulot sa kanya ng kanyang anak na si Andre. Si Andre ang nagsisilbi niyang inspirasyon sa buhay, kasama na rin dito ang kanyang asawa. Kay Andre niya, kinukuha ang pagkakaroon ng masaya at positibong pananaw sa buhay. I am married. I am married for 9 years already. Uh-huh. We have one son, isang 7-year-old na napakabibong bata and napaka-inspiring and napaka-motivating as I should say it. Subalit minsan, may mga bagay talaga na kusa na lamang dumarating at tayo ay gugulatin.
Sa kabila ng pagkakaroon ng masayang buhay ni Philip noon, kasama ang kanyang pamilya, nakatanggap ito ng isang masamang balita. Tila masusubukan ang katatagan ni Philip nang malaman niyang may sakit ang kanyang anak na si Andre. Last year, my son was admitted sa hospital sa Quezon Province, Candelaria. Okay. And then, kasi nga may na-notice na kaming parang he was complaining of a back pain. Okay. Nag-radiate sa kanyang chest. So he was complaining na, "Daddy, my back is ouchy. It's going here sa chest ko." Then initially we thought na it was just because of our horse playing. Alam mo naman ang lalaki. Tapos pag nag-rumble kaming dalawa, todo talaga. No? So yun yung... Baka nasiko mo or baka something. Baka nasiko ko or baka sa lifting ko sa kanya. Uh-huh. O something's wrong with her, with his bone or muscle. Meron na kaming nahanap na doctor din. So we immediately communicated over the phone. Mga expectations from both ends, kung ano yung pwede niyang case at ano yung pwede niyang pagdaanan, how much would we prepare, should we prepare. So nung lumipat na kami sa hospital in Quezon City, it's public hospital actually. Okay. So parang dumating kami doon June 9, and then come June 10 the following day, nagkaroon na siya ng bone marrow aspiration. Okay. So that process is parang getting a blood sample sa hip bone ng anak. Nung una, syempre, Mitch, anak ko yun. Parang, doktora, pwede bang ibang procedure na lang? Wag na lang yun. Kasi... Is it hurting? Yung ganong procedure? As I could imagine it, coming from the medical side, no? Then, syempre, equipped ka na ngayon with internet, eh. So, you try to research on it. Uh-huh. And kita mo yung process na yung needle, papasok doon. Uh-huh. I can just imagine na... How painful would that be? Kahit but there's anesthesia naman, di ba? Oh, there is, pero yung after effect ba nun? The diagnosis kasi was acute lymphoblastic leukemia. It was a cancer of the blood. Okay. So... And does it really happen to a 6-year-old person? Is it normal? Actually, no. Okay. Leukemia is parang as... Actually, the doctor was asking us kung may lahi ba kami sa amin na may leukemia or kasi pwede siyang genetics or are we staying in a place na malapit sa mga chemical factories kasi it could be exposure sa chemicals. Okay. Are we using most of the time mga disinfectant spray or insecticides or ganun? And we said naman na wala naman. We tried to research from both ends, from my family's end and my wife's end, wala kaming mahanap na may leukemia. Sabi naman nila, alright, sige, so kung wala tayong matukoy, but then again, it could still be genetic. So with ALL kasi, Mitch, it's not like other cases ng cancer, no? Na parang how many sessions. But ang treatment protocol kasi for ALL or acute lymphoblastic leukemia, it's divided into phases. So there are 5 phases. Per phase, ang daming sessions. Mga 12 sessions, 14. And he finished all that? He is now on the maintenance phase. Okay. And can we say na he is cancer-free? For now, he is on remission. They call it on remission. Mm-hmm. Kumbaga, his body was really responding well sa medication, sa treatment. What's the part there na parang sobrang natamlayan ka, na sobrang parang naisip mo, todo na ba to? Siguro it was more on na-miss ko lang yung mag-ina ko. Kasi from the duration nung pumasok sila sa Quezon City, sa hospital, it was only allowed one companion lang because of the pandemic. Okay. Oo. Kahit sobrang laki ng room nila, pwede kang magtayo ng office doon. They're not allowing it because of the pandemic kasi very strict sila sa protocol nila. So, yun yung point lang na dumaan ang Father's Day. Hindi ko siya kasama. Tapos, sinurprise pa ako ng anak ko with, yung arts niya and mga little foodies lang. Birthday ko is June 30, so I spend it sa parking lot ng hospital because I would feel na kung you are nasa parking ako, I'm closer to them. Then, video call. So parang it made me, parang that day, parang ang happy ko lang na naka-video call ko yung mag-ina ko. And then I was blowing the cake kasi may binigay sa office, may surprise mga friends ko.
Tapos, pero kahit alam ko malayo sila, my son was singing happy birthday to me while I was blowing the cake. Na parang, pinigilan ko lang yung iyak ko kasi I don't want my son to see me crying. Nasa parking lang ko, I was very early kasi medyo mahirap yung parking sa hospital kapag late ka na dumating. I was very early, I chose the right spot na alam kong malakas yung signal. And then, after, nung nasettle ko na, I started working na kasi naka-work from home ako that time. So, I started working na. Tapos, hindi ko alam na may pa-surprise pala yung friends ko. Parang, gusto ko lang that day, I'll be spending it whole day sa parking, sa hospital parking, para lang ma-feel ko na I'm still with them. Totoo pala yung darating, there was really a point in my life na there was this one night, I was just crying so hard. Hindi ko sinabi kay wife to. Actually, kung mapanood niya to, I think baka ngayon lang malaman na I was crying so hard. Why? Na kasi naawa ako sa bata. It's like he is so young. He was so young. Titingnan mo yung arm niya, ang liit. With this pain. Oo, yung pain na tinitiis niya. He was taking it all in and he never said na, Daddy, ayoko na, Mami, ayoko na. Wala siyang sinabing ganun eh. Kaya nga din siguro, from our end, from my end, he's so strong. Sobra. Kaya nga from my end, parang inisip ko, nakakaya na ako itong mapanghinaan. Ayaw niya yung bigla-bigla na lang may papasok na medtech kasi kukunan siya ng dugo. Ayaw niya yon. Gusto niya na may mindsetting siya. Kaya ginagawa ng Mami niya, Anak, tomorrow morning when you wake up, the medtech will come here and get blood. Blood again. No, ouchie. No, diba? You made it ng the other day. Ganyan. Kasi nga, every now and then, check ng dugo, check ng ano. So, yun yung pinagdadaanan niya. Yun lang yung iniyakan ko na hindi ko kasi may imagine yung pain. Sino yung kasama mo during those times? I was alone. Kasi nga, pandemic eh. My family in Bohol couldn't come here. Family naman ni wife. Ano eh, the mom kasi passed on na din. So, sila-sila lang din. Maliit lang din na family din. Relatives, we have naman din. But it's pandemic kasi yun talaga yung nagpapa-prevent, you know, from pulling together. But in terms of moral support, we had so much. We had a lot of emotional support. The treatment protocol for ALL kasi, it will take yung mga 2 to 3 years, all in all. So, hindi ko actually inisip na ano ba? Hindi ko inisip na kailan ito matatapos, but ang para bang we live one day at a time. Okay. Parang ganyan yung naging mindset ko, naging mindset namin na one day at a time tayo. Kasi if we take it all in, mabigat masyado. Kung makita mo lang yung medicine, yung treatment protocol ni Andre na ilang pages yun, nasang katutak yung medicine na pagdadaanin niya, parang bang napaka-overwhelming. But sabi ko nga, hindi ko dapat isipin to. Kasi pag iniisip ko lahat to, baka isang araw, alam mo yun, parang napaka-hopeless ko ng tao or sobrang depressed na. But sabi ko nga, Lord, I know naman na ano, you are giving this to us because you know that we are strong. Ito ang nakakatuwa sa kanya, Mitch, kasi even if he is doing his chemotherapy, mm-hmm, nag-online school siya. Wow. And he excelled. Talaga? nagiging honor student pa. And wow. Yun yung best part nun eh, na para bang ang galing mong bata ka, parang papapaganon ka na lang na parang nung with all the pain. Oo, naka IV line siya kasi ongoing yung chemo. But here he is listening to ano the online class. The whole journey nung anak ko sa treatment niya, Mitch, was really a reminder for me to be humble. Why? Kasi pumila ako sa mga DSWD. Whole day akong pumila na parang one of those na alam mo yung in need talaga din. And sabi ko nga, all for my son, wala akong complain. Kasi nga ay, parang through asking questions din sa mga iba din. Kasi nga, inisip namin, magkano to? Parang, alam mo yung ganun? Kung isip, again, if you take it all in, parang kang, saan ang kukuha ng ganitong ama? Parang ganun. Pero paisa-isa? Paisa-isa, oo. Parang mas manageable. Yes, yes. And then hindi namin alam na ito na pala yung nabayad namin sa hospital. Kasi nga every 3 days or 4 days, nag-update kami ng payment. Mula sa noon ay masayang pamumuhay, tila gumuho ang buhay ni Philip nang ma-diagnose sa cancer ang kanyang anak. Pero magpasagayon paman, tila malakas si Philip sa Panginoon.
Dahil sa mga panahong ito ay kaunting panahon na lamang ang kanilang hinihintay para sa complete recovery ng kanyang anak na si Andre. Pero bakit nga ba ganon? Ang buong akala ni Philip ay matatapos na ang kanyang kalbaryo. Pero tila muling susubukin ang pananalig at katatagan ni Philip nang malaman niyang ang kanyang misis naman ang nagkaroon ng cancer. Sabi nga nila challenges would always come to the strong soldiers, no? Just last March then, and not all people actually knew this one, pero my wife is also diagnosed with breast cancer. Anong na-feel? Inisip ko yung pagdadaanan niya. Inisip ko yung pinagdaanan ni Andre na pagdadaanan niya din. Oo. Pero nag-mirror sa kanya. No? Yes. Sabi nga nung doctors ni Andre, Mami, siguro this is way of God's telling you or preparing you for this scenario na para bang nakita mo na sa anak mo, na survive ng anak mo, your son is so positive, your son is so inspiring, pinakita niya how strong he is, dapat ikaw din. Parang ganun yung sinasabi sa amin. Hindi kami super religious na tao, pero we know our connection kay God. We know when to connect kay God, and at the same time, we know also when to be grateful to Him. Nung time na nalaman namin yun, ang guilt part ko lang, no, was we were not beside wife noong sinabi ng doctor sa kanya. She was all alone in receiving the news. But it just so happened na she is kind of prepared na pwede niyang pagdaanan to. Kasi nga, high risk si wife eh. Ang dami niya na ding natanggal na mass sa breast niya. Before we get married, a month before we get married, para siyang na CS kasi tinanggalan siya ng right ovary niya, may mass din. So, parang doon, tapos nung na-diagnose si son, si Andre, she had already this in mind na mama ko had CA, anak ko had CA, so imposibleng malalaktawan ako. Parang ganun yung mindset niya. But she was not expecting it to be this soon. She kind of thought na pwede niyang pagdaanan, pero not this soon lang. I would say really, no, ito yung one of the silver linings ng pandemic. Sabi nga nila, problema na nga, tapos meron pang problema. But I would say na ang silver lining nito with the pandemic kasi, before pandemic period, I was working here in Manila. So sila yung nasa Candelaria, Quezon. Sila, umuwi ako doon every weekend. But because it was pandemic, I was there the whole time. Okay. So yung adjustment ng being together, kasi nga hindi, parang if you're not used to, you know, being with these people 24 hours, 48 hours, 72 hours, parang bang, teka lang, asan yung dati kong life, parang gano'n, no? Pero eto kasi, parang eto pala yung preparation ni Lord for us na bonding kayo. Wala kayong magagawa but to talk to each other kasi hindi pwedeng lumabas ng bahay, hindi pwedeng mamasyal. So parang we were just... And na-enjoy mo yon. And na-enjoy ko, oo, na parang, oh my God, this was the best times I had for the past years. Itong, parang alam mo yung ganun yung feeling. My plans, really maximize the time. Kasi you will never know what will happen. Sometimes kasi I feel na... You're weak. You're weak and I feel na kulang yung binibigay ko. Oo. Na, at sobrang nilang appreciated pala. And when I posted it in Facebook kasi, some of the comments were, simply you are that person, Doc. Parang may affirmation ka na, ah, oh, okay, you're doing a good job pala as a dad, as a father, as a husband. Dami naman natin pagkukulang eh, nobody's perfect eh. So, sa dami ng pinagdaraanan ni Philip, isa ang kanyang napagtanto, na siya ay naging isang mabuting ama at asawa. Maraming bagay man ang dumarating sa ating buhay, pupwedeng mabuti o masamang balita, ano pa man ito, nasa tao na mismo kung papaano natin ito haharapin. Isa sa lagi nating pakatatandaan na habang may buhay ay may pag-asa. At lagi nating pipiliin maging positibo sa lahat ng sirkumstansya. Someone out there might be in the same situation. Mm-hmm.
in the same shoes, diba? What is your message to them? Count your blessings. Count your blessings. Never lose hope. And always have time to pray. And do not be afraid or do not be weak in asking for help. Kasi hindi mo naman talaga makakaya na mag-isa eh. But if you are acknowledging it, that you need help, talk to your family, talk to your closest friends, talk to your colleagues, and be open about it. Huwag mahiya na ano. Kasi pag tinanong kami, kumusta ka? Okay ka pa ba? Financially, ganyan. Sabihin ko, sabihin kong okay na okay, pero alam mo yung ano naman. But not also shying away doon sa idea na makaka-receive ka ng something. But then kasi, it's not also a reason if you are in this kind of situation, it's not also a reason for you not to help others. Parang yun yung pinaka take away ko sa lahat ng to. Malaki ang pasasalamat natin sa lahat ng taong laging nakasuporta, sa lahat ng oras, lalo't lalo pa sa oras ng pangangailangan. May mga taong handang tumulong sa kahit na anumang halaga. At may mga taong hindi man sa halaga ng pera nakabase, pero sa kung paano nila tayo dadamayan sa lahat ng oras ng ating pangungulila at pangangailangan. Your wife and your son might be watching right now. Anong message mo? Thank you for making me part of your journey. Always know na no, even those times na I feel weak, always know that you'd always be my source of strength, my energy, my inspiration. Kaya natin to. Big C lang yan. They call it Big C, but we have a bigger C in us. That's Christ. So hang on there. We'll have our grand time together and ano naman. Sa mahal na mahal na mahal na mahal ko. And ano, more than making me part of your journey, kasi very humbling kasi tong experience na to, being with them, no, and seeing their struggles kasi and their challenges, you guys really made me a better person and you really strengthened my faith kay Lord. And ano, siguro kaya tayo binigyan ito kasi maybe, I think the Lord is really wanting us to be an inspiration for others as well. Mahirap man, tayo man yung may bit, pero we know for a fact na there is a deeper reason. We may not be able to understand it as of the moment, but we know that there will come a time, no, na babalikan natin itong mga araw na to. And we would really say na, grabe, pinagdaanan natin yun, but here we are. It's doing okay na. We are extending our help to others. We are... Invite niyo ako ha when that time comes. Ah, I would surely want to be part of it. We diba? Will, definitely. We will, definitely. And basta. Nako, Doc, pinaiyak mo ako. But anyway, thank you so much. Mm-hmm. Thank you so much for sharing your story. And I will be praying for them. Thank you. We will be praying for them. Ang kwento ni Philip at ng kanyang mag-ina ay patunay na kung gaano kasaya ang mabuhay kasama ng mga taong may positibong pananaw sa buhay. Napakasayang mabuhay kasama ang mga taong importante sa atin. Ano mang pagsubok ang ibato sa atin ng tadhana, ay tiyak na malalampasan kung tayo ay mananalig sa taas. Hindi nakakatulong ang pagkakaroon ng mga negatibong pananaw sa oras ng mga pagsubok. Wala itong naidudulot na kabutihan kanino man. Nawa ang kwentong ibinahagi namin sa inyo ay magsilbing paalala na anuman ang pagsubok na ating kinakaharap sa buhay ay huwag na huwag natin itong susukuan. At lagi tayong hihingi ng lakas mula sa mga taong mahal natin sa buhay at sa nasa taas. Magandang araw pong muli sa inyong lahat. Ako po si Mitch Desunya at ito ang This Is My Story.